Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod kong i-upload na mga video. Henry Teves nagsalita at sumuko na matapos mabisto ang mga baril na itinago sa kanyang pamamahay, Teves magbabayad sa kanyang kahayopan na ginawa. Narito ang video at ating panoorin. Meron itong isinuko, meron itong sinurrender ng mga authorities itong si Henry Teves. Okay, yan, alamin natin yan. Pangatlo, itong ang si Presidente Bongbong Marcos, actual video niya, message ni Duterte. Ipapakita natin yan at magre-react tayo niyan. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin dito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin natin itong si Henry Pride Teves, no? Kapatid dito ni Congressman Teves, na hindi raw sa kanya ang mga baril na ni-raid. Okay? Ipapakita natin yung balita na yan. Babasahin natin. Ayan. Guns are not mine. Yan. Former governor ng Negros Oriental, yung pinalitan ni Governor Digamo. DNX News, not mine. Manila Media reports former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves has denied owning the illegal firearms seized by the lawmen after a search on the property owned by a sugar firm he heads. Teves is a brother of Congressman Teves, yes, who is being linked but not formally charged yet to the March 4, 2023 ng pagkamatay dito ni Governor Digamo, no, sa Pamplona. At and 8 others. So Pride Teves was also quoted as saying he does not want to put in danger HDG Bio 1 Agri Venture Corporation, of which he is the president owning a 10% share. So sa madaling salita, hindi niya inamin yung mga ni-raid sa sugar mill, yung may nahukay doon na maraming baril. Guns are not mine. Okay? So at hindi niya ibig niyang sabihin, doong yung sugar mill na yun ay corporation ron. Maraming nagmamay-ari sa area na yan. Okay? So, ang tanong ng taong bayan dito, is this planted ba? No? Kasi hindi niya inamin, di ba? So, yan, makita natin sa comment section na planted ba ito ng ating authorities. Kasi hindi niya inamin eh. Di ba? O, ang possibilities dito is sa kanya yung mga baril, pero nag-deny lang itong si Henry Teves. Pwede na yung mangyari. Pero hindi pa natin alam. Ito ha, this is still under investigation. Okay? So, para sa atin, para mapatunayan ito na sa kanya yung baril, dapat may maipakitang body cam o mga videos itong ating authorities na nag-raid. Diba? Na nagpapatunay na hindi yun planted. Yun ang gawin ng mga authorities dito. Diba? So, sa side naman ng mga Teveses, eh, talagang patunayan niya na hindi sa kanya yung mga baril na yun. Diba? So, bakit yun na nandun sa sugar mill area, no? So, patunayan yan ni Teves. Okay? So, wala naman tayong kinakampihan rito. Diba? Ang sa atin lang is ito yung update ngayon. Okay? Na dapat patunayan ng mga authorities at dapat patunayan rin ng kampo ng side ng Teves because this is a delicate matter itong kaso na ito. Okay? So, let's wait for an update about this issue. So, pangalawa nating pag-usapan, still tungkol dito kay Henry Teves. Ito. No? Na may sinurrender itong baril. Itong si Henry Teves. Basahin natin itong balita ng UNTV. Okay? 7 iba't ibang uri ng baril ang isinuko ni former Henry Pride Teves, no, former governor ng Bayawan City Police Station. Isinuko niya ang kanyang mga baril doon. Ayon sa polisya, ang mga baril ay inihatid ng tauhan ni
tauhan ni Teves, no, Henry Teves, around 9 p.m. ng gabi. Miraculous, March 29. Okay, that was kahapon, kagabi, no? May isinorender na mga baril itong si Henry Pride Teves. Nangangamba umano si Teves na baka salakayin ng mga pulis ang kanyang bahay at makuhanan siya ng loose firearms matapos umanong kansilahin ng mga otoridad ang kanyang license to own possess firearms. Okay, so ibig sabihin may isinorender siya na baril dahil kinuha ang kanyang lisensya ng kanyang mga baril. Kaya nga isinuko niya. Okay? So this is 9 p.m. Wednesday ito nangyari, that was kahapon ng gabi, no? Dahil isinauli niya because ang rason ni Henry Teves ay natatakot siya na baka kasuhan siya dito. Okay? So ano kaya ang magiging reaction ng mga pulis dito? Na si Henry Teves isinuko niya ang kanyang mga baril na kinuha ang kanyang lisensya, no? At ano naman ang magiging reaction dito sa kampo ng mga Digamo na side? Okay? So hintayin natin 'yan at i-update ko kayo dito. So 'yan ang mga, yung picture na 'yan, no? Mga baril 'yan. Tinakpan ko lang 'yan dahil bawal 'yan sa YouTube at sa Facebook. Hindi 'yan pwede ipakita yung mga baril. Okay? So 'yan, update rin 'yan na isinuko niya ang kanyang mga baril. Okay? So hindi niya inamin yung mga baril na recover na na-raid, pero dito naman may isinauli siyang baril. So ano ang magiging reaction niyo dito, no? Mag-comment, mag-react kayo, ano ang masasabi niyo dito at ano ang ma-analysis niyo dito at babasahin natin 'yan ng inyong opinion. Okay? At pangatlo nating pag-uusapan, panoorin natin ang actual video dito kay Presidente Bongbong Marcos, mensahe niya kay Duterte at magre-react tayo dito. Okay? Let's play the video. Masayang binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 78 karawan niyang kahapon. Sa kanyang mensahe, pabirong sinabi ng Pangulong Marcos na naintindihan niya kung bakit napapamura dati ang Pangulo. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy niya ang mga mabubuting nasimulan ni Duterte. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte na mag-relax at mag-enjoy sa kanyang kaarawan. What a pleasure it is for me to wish happy birthday to ating predecessor, PRRD. Happy birthday to you, Mr. President. Ngayon naintindihan ko na kung bakit kuminsan nung presidente ko napapamura ka, now I know why. Pero wag niyong inaalala, lahat ng magandang sinimulaan ninyo, we will continue to work on it, we will continue to make sure that those projects that you started will be successful. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. And so, I don't know kung makapag-relax ka because after a lifetime of work, I don't know if you still know how to take it easy. But if you got the chance, please have a good celebration. Happy birthday, PRRD. Okay, ayan. So, nakita na natin ang actual video. Kahapon, ibinalita natin ito, but lahat ay yung mga sinasabi lang nila. Diba? Ngayon, actual video na ito. Okay? So, ang sa akin lang dito, kitang-kita sa mukha ni Presidente Bongbong Marcos na masaya siyang nagmensahe sa ating former President Duterte. Nakikita natin sa kanyang mga sinasabi, talagang hangang-hanga siya sa mga mabubuting ginawa ni Presidente Duterte noon, no? Tinawag pa nga niya si Duterte as President pa rin, hindi former President, okay? So, masayang binati ni PBBM at sabi pa nga ni PBBM na he promised na yung mga magagandang nagawa ni PRRD ay ipagpatuloy niya. Okay? Magandang mensahe yan. Mag-comment, mag-react kayo sa balita, good news na ito sa ating Presidente. Comment, mag-react, babasahin natin yan lahat. Ano ang masasabi nyo sa mensahe ni PBBM to Duterte?
Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. I-update ko kayo sa next video. Have a great day sa inyong lahat and God bless.